ka kay Kristo Jesus. Ang ating paglago at sandigan ay ang mga matibay na Bibliang katotohanan sa simula pat sa habang panahon sa taong 2019. Hallelujah! At sa wikang Ingles, in Christ Jesus, we grow and stand firm from the beginning to the end of times on the rock of Bible basic truths in 2019. Amen. But there is more. Isigaw natin ang ating mission statement to fulfill the vision of seeking and saving the lost, discipling them until they are established, and training them for future leadership. Makakapalakpak po tayo sa ating Panginoon. Maraming salamat. Makakaupo na po tayo. Thank you for coming. Salamat po sa ating recon team. Sa mga sa unang pagkakataon na ay naririto, we welcome you with the love of the Lord. At sa mga gagraduate sa ating mga mahal na mga kapulisan, congratulations kayong pa lang. Thank you for finishing that course sa internal cleansing. Amen. Praise God. Okay, so happy summer po sa bawat isa. Happy summer. Wag sana tayo matagpuan ng Lord na puro reklamo kasi mainit, di ba? At konti ang tubig. Pag-pray na lang po natin na dumating ang tamang tubig sa ating bansa at hindi naman tayo masyadong mainitan. Okay? So, maraming mga bagay ang pwede naman nating ipagpaliban, di ba? Maraming mga bagay na pwede pag pinagpaliban natin, buhay pa rin tayo. Tama po ba? No, hindi naman lahat ng bagay ay, you know, connected sa pagwala na yan, mamamatay ka na, parang ma-echo ako, ewan ko kung buhay to. Okay. Right, John, pakiano nga yung echo. Okay, so maraming mga bagay na kahit wala sa atin, mapagpaliban natin, ay buhay pa rin, mananatili tayong buhay. Okay, sa dami po ng mga gadgets na available ngayon, no? Maraming mga tao ang naiengganyong bumili ito, ng mga ito kahit na hindi kailangan, no? Kailangan lang they can come up with someone, meron din sila, pag meron si Juan, dapat meron din siya, di ba? Eh, hindi naman talagang kailangan. Ako po, meron akong tatlong katanungan sa aking sarili tuwing ako'y mamimili. Siyempre, marami ka nakikitang magaganda, so gusto mo rin bumili ng mga bagay na yan. Number one, tinatanong ko yung sarili ko, kailangan ko ba ito? Kailangan ko ba ito? Diba? Pangalawa, kaya ko ba itong bayaran? Diba? Or uutangin ko lang? Diba? Kaya ko ba itong bayaran? Kasi may credit card ka, after several days, sisingilin ka rin na niya. Tama po ba? Kasi pag may credit card, sabi nga, charge! Pasok kayo sa department store, charge! Di ba? Lahat na kukunin nyo sa credit card nyo. So, natanong ko rin sa sarili ko, kaya ko ba itong bayaran? Pangatlo, mabubuhay pa kaya ako kahit wala ako nito? No? Magandang katanungan yon. Pag wala kang ganyang klaseng cellphone, mabubuhay ka pa rin ba? Di ba? So, alam nyo na yung sagot doon. So, kung yung mga sagot nyo doon ay, oo, di ba, ganyan na munang bilhin, ipagpaliban nyo hanggang ready na kayong bumili ng mga bagay na yon. Alam nyo po ba, minsan kami ni Jay ay naimbitahan po kami sa New York, hindi Cubao, sa New York, USA. At kami po ay nagpunta doon. At yung mga kaibigan po namin ay pinasyal kami doon. Hinayaan nila po kaming maglakad doon sa Fifth Street. Napakaganda po ng New York. It's one of the beautiful cities in the world. Napakaganda po ng mga buildings. Lahat nandoon na. Malalawak ang mga sidewalks. Napakaganda. It's so nice. No? Nandun din yung, kaya lang yung Twin Towers, bago na ngayon dahil binomba po yun eh. Andun din yung Empire Building. At maraming mga magagandang bagay doon. At doon po sa mga department stores, nakakita kami ng mga bagay na first time lang namin nakita. No? Parang doon mo lang siya nakitang binibenta pala yun doon. Okay? So nakakamangha po. So pagkatapos naming magpasyal, sinalubong ulit kami ng aming mga host at tinanong sa amin, kamusta? Nag-enjoy ba kayo? Sabi naman namin, ay opo, pero ngayon lang namin nalaman na marami palang mga bagay, no, na kahit wala sa amin, ay mabubuhay pa rin kami. Diba? Nakita namin ang dami-daming bagay na naroon, pero na-realize namin, kahit wala yung mga bagay na yan sa amin, buhay pa rin kami. Tama po ba? Okay? Sabi nga nung isang philosopher, si Immanuel Kant, ang sabi niya, a man is rich by
by what but is rich not by what he owns, but what he can do without. A man is rich not by what he owns, no? But what he can do without. Kahit wala yung mga bagay na yan sa'yo, di ba, mabubuhay ka pa rin. Amen po ba? Thank you, Lord. Pero sa umagang ito, tatalakayin po natin ang tatlong bagay na hindi pwedeng mawala sa atin. Ito kailangan natin. Tatlong bagay na yan na nakalista sa Biblia na kailangan natin sa buhay natin. So, mag-pray po tayo, Father God, in the name of Jesus. Tulungan niyo po kami, Lord, maintindihan namin ang mga bagay na ito, Panginoon, that the spirit of understanding will come upon us, so God. Lord, that the gospel, Lord, will be preached, Lord, so alive, Panginoon, O God, Lord, na nananaisin namin, Panginoon, manatili sa'yo, Panginoon, O God. Hallelujah. Maraming pong salamat sa mabuting balita na to, ang iyong pag-ibig sa amin, Lord, na ikaw ang nagdala sa amin sa lugar na ito, Panginoon. Lord, ikaw ang pumili sa amin, Lord, na makarinig kami ng iyong salita sa araw na to. Hindi po aksidente yan. Salamat po, O Diyos, and we give you all the honor and the praise in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Okay, so itong mga bagay na to, kung gusto po natin ng kapayapaan sa ating buhay, kagalakan, kasiguraduhan, na kung tayo ay mamamatay dito sa mundo, pupunta tayo sa langit. Amen. Kasi temporary lang tayo dito. Tama po ba? You can live up to, what, 120 years. Medyo mahaba-haba na rin po yon. Pero pagkatapos nun, saan ang punta mo? Okay, kailangan meron tayong kasiguraduhan kung saan tayo pupunta pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa. And of course, yung kasiguraduhan din na tayo'y napapatawad sa ating mga kasalanan. The forgiveness of sins. Marami pong tao ngayon, they're so condemned, no? Na parang hindi sila matawad yung sarili nila, mapatawad yung sarili nila, hindi sila mapatawad ng Diyos. Yun ang umakilkil sa kanilang mga pag-iisip na hindi na ako kayang patawarin sa aking mga kasalanan. Pero sinasabi po sa Biblia, ito may mga bagay na to, no, na kayang gawin ng Panginoon sa atin. So makinig po tayong mabuti, mag-focus pa tayo sa ating mga puso as we receive the Word of God today. In Hebrews chapter 9, Verse 22. Ang unang bagay na, you know, kailangan natin. Sinabi po dito, for without the shedding of blood, there is no forgiveness. Basahin po natin. For without the shedding of blood, there is no forgiveness. At kung walang pagbubuhos ng dugo bilang handog sa Diyos, wala rin kapatawaran ng mga kasalanan. Okay, thank you, Lord. Okay, so in the words of Jesus, so Jesus died on the cross of Calvary. He shed His blood for our sins so that we can be forgiven. So yan po ang sinasabi sa atin. Ang Panginoon Jesucristo, Siya ay nagkatawang tao, okay, na buhay dito sa mundo at ginawa Niya yung mission Niya. To die on the cross of Calvary so that our sins will be forgiven. Kung hindi po ginawa ni Jesucristo yon, then we are all lost. Lost souls. Amen. So without the shedding of blood, there is no forgiveness. Okay? For example po, no, yun sa Red Guards, dun sa China, kung naalala nyo, dun sa Tiananmen Square, this was a late 60s. Yung mga kabataan to, mga young people, no? Na-train sila ni Mao Zedong. Okay? At alam niyo yung isang ginamit ni Mao Zedong doon, ay kinuha pa niya sa Biblia. Di ba yung sinisigaw nila, yung sinachant nila, yung time na yun, they're ready to die for their nation. At namatay nga, napakaraming namatay doon. Siguro mga 600,000 youth. Namatay po doon. Bumaha ang dugo doon sa Tiananmen Square, sa May Beijing po yan. Napakalaking square noon. Okay? So ang chinachant nila doon, without the shedding of blood, there is no revolution. Yun naman ang sinisigaw nila doon. Sa Russia po, yung kanilang flag, merong mga red stars. 5 red stars. At ito ay kiniklaim nila, these are the 5 continents of the world na gusto nilang sakupin na maging komunista.
Okay, nasa flag na nila yun. Sila'y naniniwala na pagdating ng araw, masasakop nila ang buong mundo para maging komunista. Saan kaya nila nakuha ang mga idea na to, na the shedding of blood? Yung iba naman ay nagsished sila ng blood, inaalay nila sa mga anito, sa mga spirito, yun yung shedding of blood. In our flag, di ba yung red sa flag natin, red stands for the blood of our heroes. Yung mga revolusyonaryo noon, di ba? Binigay nila yung kanilang buhay, they sacrificed their lives to get our freedom para magkaroon tayo ng kalayaan. No? The shedding of blood. Even yung Red Cross, merong red yun, di ba? The red is for the blood. Sa panahon natin, di ba? Pag nanonood kayo ng television, karamihan pong napapanood natin, violence, no? Shedding of blood, patayan. Di ba? Kaya bising-bising ang ating mga kapulisan, so we have to pray for them. Yeah, to maintain that peace and order sa ating bansa, mahuli na at yung mga hindi ka nais-nais na mga nilalang na yan, di ba? They're shedding of blood. Hindi natin alam kung ini-immune na tayo sa ganitong mga violence, no? Minsan ayaw na nating makinig ng news, pero nandoon po, the shedding of blood. At alam natin, itong mga bagay na to ay hindi galing sa Panginoon, galing to sa kaaway na talagang pumapatay, no? Na walang haros, okay? So, bakit po kaya natin minsan iniiwasan ng pag-usapan ng dugo sa Biblia? No? Sa Biblia po, mula sa Genesis hanggang Revelation, blood was shed. Okay? Mula Genesis hanggang Revelation, there was blood shedding. In Leviticus 17, verse 11. Leviticus 17, verse 11. For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls, for it is the blood that makes atonement for your souls. The life of the flesh is in the blood. For the average person, okay, there's something like four or five liters of blood circulating in our bodies. No? Nagsa-circulate yung dugo sa buo nating katawan. Okay, 5 liters every 23 seconds. Umiikot 'yan. So ano ang function ng dugo? Ito po 'yung naglilinis, dinadala niya lahat 'yung mga toxin, 'yung mga garbage sa katawan natin, ano? Ilalabas po 'yan, no? And the blood is a mysterious substance in our anatomy that until now hindi talaga exactly alam, 'di ba? Ang components ito at ano ang saan 'to nanggagaling at bakit merong mga bagay na 'to sa ating katawan. No one knows exactly about the blood. Para po dun, even in the New Testament, sinabi din po 'yan sa Book of Acts, no? That the life of the flesh is in the blood. Kaya po dun sa mahilig sa dinuguan at puto. Goodbye dinuguan. Huwag kayo magagalit. Ang corny mo naman, Pastora. Favorite ko pa naman yon. But the life of the flesh in the blood. Imagine yung kinakain niya yung buhay ng baboy. Di ba? Buhay ng baboy yung sa dugo na yun. Eh. Buhay ng manok, no? Inihigop niyo pa. Di ba? And alam niyo, yung lahat ng dumi ng katawan, nandoon sa blood. Tinanggal niya. So, minsan yung mga sakit natin, nag-uugat din doon. Ano, sa ano-anong klaseng maruruming mga bagay na kinakain natin. Kaya yung mga niluluto natin, pinapatulo muna yung dugo nun, di ba? Sa palengke, nakasabit yung mga baboy doon na tinatulo ang dugo. Inaalis na eh. Kasi yung mga manok, di ba, tinatanggal na yung magdasal na ating kinakain. Tama po ba? Pero yung magluto ka ng dinuguan, yak. Pero iba, favorite yun, ano? May sili pa. Diba? So yung mga nag-iisip, kumain mamaya, sorry na lang. No? Kung makikita nyo to sa Biblia, hindi po tayo pinapayagang kumain yan dahil madumi talaga po yan. And the life of the life is in the blood. Okay? You know, we are all related by blood. Lahat po tayo related by blood. Iba't ibang mga lahi, iba't ibang mga rehiyon, kung saan ka man ang galing, tayong lahat ay related sa pamamagitan. Isa lang ang kulay ng dugo natin. Hello? Diba? Doon lang sa Marvel, no? Sa sining Marvel, ang meron doon dugo na blue. Saan ka naman? Diba? Kasi istorya lang yun eh, tsaka cartoon lang. Ay, hindi. Parang fantasy lang po yun. No? Pero lahat po tayo ay kulay pula yung dugo. No? Yung blood types natin, pwedeng magkaiba-iba. No? Pero halimbawa, kailangan mo ng blood transfusion.
Kagaya po ni Jay, na kailangan siya noon ng blood transfusion nung inopera siya, hindi na niya tinanong, saan ba galing ang tao na yan, di ba? Anong rayon niyang galing? Hindi, nagpa-transfuse na siya agad para humaba yung buhay niya. Tama po ba? Amen. So we're all related by blood. Sabi po sa Acts 17, verse 26. Acts 17, verse 26. Basahin po natin sabay-sabay. Okay? And He has made all nations of men of one blood to dwell on the face of the earth, ordaining four appointed seasons and boundaries of their dwelling. So yung mga nations, yung mga lugar natin, di ba, ay pinlano na ng Panginoon, appointed na sa atin yan. So, minsan sabi mo, bakit pa kaya ako naging Pilipino? Sana naging European na lang ako. Wala, sorry. Diba? You're appointed to be a Filipino. Amen. Diba? At iisa yung dugo na dumadaloy sa atin. Nakuha natin yan sa una nating mga magulang. The blood of our parents. Yung una nating magulang. Sabi, mula sa isang tao, sa Tagalog po, yung gawa, 17:26, nilikha niya ang lahat ng lahi at pinangalat sa buong mundo. Noon may tinakdana niya ang hangganan ng tirahan ng mga tao at ang panahon na sila'y nabubuhay dito sa lupa. Dinivided by na niya yung mga territories. Kaya yung mga sumasakop sa atin, bahala sila kay Lord. Mananagot sila. Mga nagnanakaw ng teritoryo natin, bahala sila sa Panginoon. Amen. Kasi binigay na sa atin yan eh. Tama po ba? Palakpakan naman natin si Lord. Glory to God. God is so, so good. Thank you, Lord. Amen. Okay, so nung nagkasala po ang ating unang magulang si Adam and Eve, they sinned against God. They broke God's law. Lumabag sila sa batas ng Diyos. They rebelled against God. Tapos nung napag-isip-isipan nila, dahil nung nagkasala sila, they're all covered with the glory of God. Nung nagkasala po sila, umalis yung glory ng Panginoon sa kanila. No? All of a sudden, nahiya sila sa sarili nila. Alam nila, nagkasala sila. So ang ginawa nila, kumasa sila ng mga dahon, tinakpan yung mga sarili nila. Pero that is not enough. Okay, na makakuha sila ng kapatawaran sa Diyos. Ngayon, ang Diyos mismo ang bumaba. Siya ay pumatay ng isang hayop. At yung balat ng hayop, yun po ang pinang-cover sa kanila. At yung dugo na yun became a sacrifice for their sins. But they also have the consequences. Napaalis sila sa lugar ng paraiso. Okay, so yung dugo na yun ng hayop ang naging sacrifice for them. So God was teaching them, no, even at that very hour, diba, that we have to have forgiveness of sin. If you have to have forgiveness of sin, blood has to be shed. Yung time na yon, yun ang patakaran ng Diyos. If you have to have forgiveness of sin, then blood must be shed. Sa Old Testament. Kain was offering lahat yung mga gulay, lahat gulay, mga first class na gulay, binigay niya sa Panginoon as a sacrifice. Okay, pero si Abel, siya ay kumuha ng isang kordero, pinatay niya yon at yung dugo nun ay binigay niyang sacrifice. At anong tinanggap ng Panginoon? Yung sacrifice ni Abel. Tama po ba? At si Kain, nagalit si Kain, nainggit siya sa kapatid niya, pinatay niya yung kapatid niyang si Abel. That was the first murder in the history. Yung pagpatay ni, ewan ko may palabas na yata sa sine na yan, ay sa TV na yan, di ba? Pagpatay ni Cain kay Abel because of jealousy. Okay? So, ang tinatanggap ng Panginoon, tinuturuan sila noon, it's a blood sacrifice. Ganun na rin po yung Passover sa Egypt, kung naaalala ninyo. Nung time na yon, yung mga Israelita ay mga alipin ng Ehipto. Alipin sila. Hindi nga sila sinisweldohan, tapos konting-konti lang yung pagkain nila. Hirap na hirap sila. Ang buong lipi nila, alipin ng mga Egyptians. So there was a time na alala nila, kasi nakalimutan nila yung Diyos eh. Baliwala na sa kanila ang Diyos, no? Kasi naging masagana sila hanggang naging alipin muli sila. So, nung naalala nila ang Diyos, tumawag sila sa Panginoon.
At isang tawag lang la sumagot ang Panginoon. Pinadala niya si Moses upang si Moses ang magdala sa kanila sa lupang pangako. So yung gabi, dahil ayaw silang paalisin ng mga Egyptians, talagang lalo silang pinahihirapan. So ang Panginoon nakialam na, sabi ganoon, pag hindi niyo pa pinalaya ang mga tao ko, lahat ng mga panganay ninyong lalaki sa inyong tahanan na mga Egyptians, mga Egypto, di ba, ay mamamatay. All the firstborn will die. Okay? Tapos nagbigay ng instruction sa mga Israelita, sabi, ito ang gagawin ninyo, kumuha kayo ng kordero. Okay? Ito, katayin ninyo, pagkatapos yung dugo niya, yung dugo ng kordero na yon ay ipahid ninyo sa hamba ng inyong mga pintuan. Okay? At pagkatapos yung the rest ng kordero na yung kinatay nyo, kainin nyo yun. Kainin nyo yun. Okay? At pagkatapos po nun, sabi ng Diyos sa kanila, pag nakita ng angel of death yung dugo doon sa hamba ng inyong pintuan, the angel of death will pass over. Okay? Ang angel of death will pass over. Liliban siya. Hindi ang kamatayan ay hindi dadating sa inyong tahanan. That's the pass over. Amen? Pag may dugo doon sa hamba. At yung nga po ay nangyari, at ang mga Egyptians, yung kanilang Pharaoh o si Paraon, nagalit. Sabi niya, lumayas na kayo sa Egypto. Get out! Sabi niya gano'n. So, umalis na po yung mga Israelita. Matagal silang alipin doon. 300 or more years silang alipin doon. Pinalayas sila, lumakad na sila. Di ba? So makita po natin yung kapangyarihan ng Diyos. No, kahit na nasa bingit na tayo ng kamatayan, tumawag lang po tayo sa at ang kapangyarihan ng dugo. Amen. Mamaya po sa ating communion, we will also partake of the fruit of the vine. Meron po tayong pag-inom ng katas ng ubas representing the blood of Jesus, at yung ating kapirasong tinapay na kakainin natin representing the body of Christ. Amen. At hihingi po tayo at bibigyan tayo ng blessings ng ating Panginoon sa araw na ito. So nung ginawa po nila yung Passover, hindi po sila nag-Passover at niligtas sila dahil sa kanilang mabubuting gawa, no? Hindi sila niligtas dahil sa kanilang mga kayamanan. Niligtas sila dahil sa dugo na naroroon sa hamba. Nakakasunod pa po ba kayo? Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Okay? So, ganun din po yan. Jesus shed His blood for us. Ang ginawa po ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, binigay niya yung nabubo yung kanyang dugo para sa'yo at para sa akin. Amen. At yung si John the Baptist po, no? Nung nakita niya ang Panginoon Jesucristo, sabi niya, behold, the Lamb of God, ang Kordero ng Diyos. Diba? Na maglilinis ng lahat ng ating mga kasalanan. We will clean the sins of the world. Hinalintulad niya ang Panginoon Jesucristo sa isang korderong hain, no? At siya ay nahain dun sa krus ng Kalbaryo. At siya ay nag-shed na siya ng blood doon because of the forgiveness of our sins. Nako-connect na po ba natin? Yung ginawa ng ating Panginoon para nang sa ganon ay tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. And the blood today, hanggang sa mga panahong ito, can cleanse every sin we have committed. Lahat ng mga kasalanan na ating nagawa, naisip, okay, pinagbalakan, okay, dahil sa dugo ng Panginoon sa Kristo, tayo po ay pinapatawad ng Diyos. Walang malaking kasalanan na hindi niya kayang patawarin. As long na tayo lumalapit sa Panginoon, humihingi tayo ng tawad, at nagre-repent tayo, tumatalikod na tayo mula sa mga bagay na to, the blood of Jesus can cleanse away that sin. There is power in the blood. There's power in the blood of Jesus. Do we want forgiveness today? Kailangan po ba natin ng kapatawaran sa araw na ito?
There's power in the blood. You know, we cannot get into heaven. Hindi po tayo makakarating sa langit kung meron tayong kahit isang kasalanan. Do not enter ang kasalanan doon. Kaya dito pa lang sa lupa, dito tayo naglilinis. At binasa ko yung Biblia from cover to cover. Wala talaga ako nakitang purgatorio. Sorry na lang, no? Kasi yung ating hope, halimbawang namatay ka, tapos may kasalanan ka, hindi ka agad pupunta sa langit, pupunta ka muna sa purgatorio, huhugasan ka muna doon ng kasalanan sa pamamagitan ng mga dasal ng iyong mga kamag-anak na binabayaran, yung nagdadasal sila, binabayaran, para ikaw naman ay maligtas mula sa purgatorio, makapunta ka sa langit. Gusto ko ulitin yung aking old joke, di ba? Yung isang atleta, yung tatay niya namatay. Atleta yung tatay niya, atleta din siya. Namatay yung tatay niya. So sabi niya dun sa mga ministro, sabi niya ganun, nasaan na kaya ang tatay ko? Alam ko may konting sabit yun eh, sabi doon niya. Tapos sabi ng mga ministro, ay nandun ngayon yun sa purgatorio. Ang gawin mo ganito, magpa-pray ka, di ba? Sa dalangin. Yung apoy doon ay bababa na ng bababa at makakarating din sa langit yon. So, nagpa-pray siya, nagbayad siya. So, after siguro mga 2 months, bumalik siya sa ministra, sabi niyong ganun, nasa na kaya yung apoy doon sa katawan ng tatay ko? Ah, siguro nasa leeg na yon, nasa dito na sa bandang dibdib. Magpa-pray ka pa. So, nagpa-pray pa siya, nagbayad siya. Diba? Hanggang siguro paglipas na naman ng panahon, bumalik siya, sinabi, ah, sana kaya yung apoy doon sa katawan ng tatay ko? Sabi ng ministro, ah, siguro nasa bewang na yun. Magpa-pray ka ulit. Ito yung mga cards. Bayaran mo to, pagpe-pray natin yan. Sabi nung anak nung atleta, ah, hindi na ako magpapa-pray. Sabi ng ministro, bakit? Kasi ho, yung ama ko, high jumper. Kayang-kaya na niyang lundagin yun. Thank you, Lord. Walang purgatorio eh. It's either heaven or hell. Diba? So, ang isang kasalanan, hindi po makakarating yan sa langit. Okay, so ngayon pa lang sa lupa, dito tayo nagdi-deal, dito natin inaasikaso yan, dito natin hinaharap yan. At sinasabi sa atin ng Panginoon, without the shedding of blood, without the blood of Jesus, ay hindi po mapapatawad ang ating mga kasalanan. Sabi po sa 1 Peter 1, verse 18, knowing that you were not redeemed with corruptible things. Hindi tayo na-redeem or hindi tayo tinubos ng mga bagay na nabubulok. Like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers. But we were redeemed with the precious blood of Christ as a lamb without blemish and without spot. We were redeemed by the blood of our Lord Jesus Christ, without blemish and without spot. Amen. Praise that blood of Jesus shed on the cross as a sacrifice was accepted by the Father in heaven. Kaya tayo po ay nagkaroon ng kapatawaran. Para sa mga tumanggap sa Panginoon, kinilala siya bilang Panginoon at tagapagligtas, tumalima sa Kanya, nanahan sa Kanya, alam niyo po, ang nangyayari, binabalik yung original na disenyo natin. Yung dinisign ng Lord kay Adam and Eve, yung buhay ni Adam and Eve, binabalik sa buhay mo nang tinanggap mo ang Panginoon Jesucristo bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Siya ang tumubos sa atin at wala nang iba. Siya ang ating manunubos. Maliwanag po ba? Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Magpasalamat po tayo sa Kanya. Hallelujah! The Lord is good. No more hell. Hindi ka napupunta sa impyerno pag tinanggap mo ang Panginoon sa Kristo. Amen. So, habang buhay tayo, dito tayo naghahanda. Bata ka man, matanda ka man, may ngipin o wala. Diba? Importante po na nakahanda ka any time of the day. Amen. Any time of the day. We never know. Hallelujah. So without the shedding of blood, there is no forgiveness. Amen. So Revelations chapter 12, verse 11. Revelations chapter 12, verse 11. Basabay-sabay po nating basahin.
And they overcame him, meaning Satan, di ba, the enemy. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. And they did not love their lives to death. Ngunit natalo na siya ng ating mga kapatid sa pamamagitan ng dugo ng tupa at katotohanang pinangaral nila, hindi sila takot na ialay ang kanilang buhay alang-alang sa kanilang pananampalataya. We overcome the enemy by the blood of the Lamb. Amen. Kaya yung darating na celebration ng Biyernes Santo, na for some people, taon-taon na yan. Hindi yun namamatay si Lord taon-taon. Once lang siya namatay. Amen? And that's it. Okay? Ang celebration na to, hindi po ito pa drama. No? Merong mission talagang ginawa ang Diyos. Nagkatawang tao siya upang tayo matubos. Kailangan niya magkatawang tao dahil siya lamang ang walang bahid ng kasalanan. Hindi pwedeng tao ang tumubos sa atin dahil meron ding nananalaytay sa dugo ng tao na yon, ang dugo ni Adan. Tama po ba? So Jesus has to come to save us and to redeem us. Tayo po ay bawiin mula sa maruruming kamay ng kaaway nating si Satanas na Diablo. Yung time na yon, marahil nakabayubay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Yung mga anghel sa langit, ready na sila eh. Diba? Ready na silang wasakin ng mundo. So, kikita nila, nakabayubay yung kanilang Panginoon doon. Okay? Pero hindi po kumibo ang Panginoon sa Kristo dahil alam niya yung mission niya to redeem the earth. Amen? Praise God. Hallelujah. At hindi lang po natapos doon, bumaba pa siya sa impyerno. When he was buried on the third day, he went down to hell. Ano ginawa niya sa hell? Binawi niya yung mga susi na inagaw ni Satanas sa Diablo. Sabi niya, akin na yan! Kinuha niya yun. Nang sa ganun, meron tayong kalayaan. Nasa Bible po yan. Hindi po katang-isip yan. Amen. Doon ito yung kwento ng ating kalayaan. Ngayon, kung di naman kayo naniniwala, nasa sa inyo po yun. Wala namang sapilitan dito. Di, makita na lang natin sa katapusan kung ano talaga ang mangyayari. Pero mas maganda po na pinapakinggan natin to. Nasaan na magkaroon naman tayo ng chance, di ba? Kasi ang mundo ito nakaprogram na alisin sa isip ng tao ang pananampalataya sa Diyos. Hanggang mapasakamay na ng kaaway lahat ng mga tao. Yun ang gustong-gusto niya. Yun ang gustong-gusto niya sa lahat na mawala tayo sa ating Panginoon. So Jesus paid for the ransom. Tayo ay nakidnap ng kaaway. Tayo naman ay tinubos ng Panginoon sa Kristo. Huwag niyong kalimutan yan. Siya ang ating manunubos. Sabi niya yan, manunubos. Siya ang tunay nating manunubos. Amen. At sa pamamagitan ng ginawa ng Jesucristo, sinasabi sa atin ng Panginoon na iniibig tayo ng Diyos. In John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever will believe in Him will not perish but have everlasting life." Hallelujah. Yan po ang ginawa. Without the shedding of blood, there is no forgiveness. Now, the second thing na hindi natin, na very essential sa atin, and we cannot live without, ay makita po natin sa Hebrews chapter 11, verse 6. Hebrews chapter 11, verse 6. Basahin po natin, "But without faith, it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Without faith, it is impossible to please God." Hallelujah. Praise God. Ang Panginoon Jesucristo, ginawa na niya yung kanyang parte sa cross of Calvary. Ginawa na niya yon, natapos niya yon. Mission accomplished. Amen? Tayo naman, ang gagawin natin ay manampalataya po tayo. Faith in God. This is our part. Faith in God. Manampalataya ka sa Diyos. Faith. Amen. Praise God.
Alam niyo po dun sa Hebrews 11, kung babasahin niyo po yan, meron dong Hall of Fame. Lahat ng mga tao, kahit dun sa Old Testament, ay nanampalataya sa Panginoon. Sila Abraham, sila Moses, sila David, sila Gideon, at marami pang iba. Okay? At may napasama dong isang prostitute, si Rahab. She was a prostitute. Pero she believed in God and trusted Him. At alam niyo, hanggang ngayon, yung pangalan niya nandun sa Hall of Fame. Ganun po nagbibigay ng pag-asa ang Panginoon sa atin. Amen? Walang maruming kasalanan na hindi niya mapapatawad. Kung tayo ay magpapakumbaba at hihingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. So what is faith? Amen. Sa Romans chapter 5, okay, makikita po natin dito, Romans chapter 5, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Now, pag meron kang faith, may pananampalataya ka, kaakibat ng pananampalataya na yan ay yung peace o kapayapaan sa Panginoon. Hindi ka magdududa na ang Diyos ay mahal ka. Hindi ka magdududa na ang Diyos ay inaalagaan ka. Na ang Diyos ay maari mong lapitan. Okay, how do I get this faith? Faith is believing and receiving what God has revealed. Kung ano yung sinabi na ng Diyos at yun ang ating pananampalatayaan, yun po ang faith. And it's revealed in the Bible. Sinabi na niya lahat sa Biblia. Sinabi niya sa nature. Kung makikita niyo yung kapaligiran natin, di ba? Yung buwan hindi nahuhulog, yung araw patuloy na sumisinag, yung mga planeta hindi nagkagulo-gulo, hindi nagkakabangga-banggaan, yung mga tao lang magulo sa mga creation ng Panginoon. Pero it's there. In the nature, makikita po natin, no? Yung gawa ng Panginoon. Praise God. Thank you, Lord. Amen. At apart from the works of Jesus Christ, we cannot work our way to heaven. No? Aside from the cross of Calvary, ginawa niya, hindi tayo pwedeng magtrabaho sa ating sarili na makarating tayo sa langit. Kahit magsakripisyo ka pa, magpapako pa sa krus, kung may nagbabalak sa inyong magpapako sa krus itong Semana Santa, forget it. Wala hong value yan sa Panginoon. Ginawa na niya yan. That's so cheap. Gagayahin mo yun. Anong klase yun? That's a deception of the devil. Amen. Nagsasacrifice tayo para maligtas tayo. Hindi pa pinagbayaran na ni Jesus Christ Himself. Hallelujah! Hallelujah! Miski maglakad ka ng nakaluhod, mula dito hanggang Pampanga, mapatawad lang yung kasalanan mo, it will not work. Kahit maghampas ka pa ng may mga timo, diba sa likod mo, pinapakita mo pa sa maraming tao na nagsasakripisyo ka, pero nagtatakip ka naman ng mukha mo, nahiya ka siguro. Hindi yun makakabayad ng iyong kasalanan. Only the Lord Jesus Christ and our faith in Him. Kung nananampala tayo dyan, tayo po ay naligtas na. Amen. Praise God. Sabi po sa Ephesians chapter 2, verses 8 and 9, Ephesians. I hope you're taking notes para mapagbulay-bulayan natin to. No? Lalo na sa mga panahon na to na Semana Santa. Parang padrama-drama lang tayo. Diba? Pero ang ginawa ni Jesus doon, it's about your eternal life. Tungkol to sa buhay mo. Buhay ka ngayon, pero may buhay ka pang pangalawa. Buhay na walang hanggan. Tumaya na siya doon. Para maligtas ka. Para hindi ka mapunta sa impyerno, mapunta ka sa langit. Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. For it is by grace that you have been saved, through faith. And this is not from yourselves, it is a gift of God. Not by works, so that no one can boast. Regalo to sa atin ng Panginoon. Ganun na lang ang pag-ibig niya. Niregaluhan ka upang ikaw ay maligtas. No? Hindi tayo maliligtas sa sarili nating kayod. Hindi ka maliligtas sa sarili mong gawa. Kahit magpakabait-bait ka, magkabanal-banalan ka. Dahil gusto mo lang maligtas, hindi. Ang nagligtas sa iyo ang Panginoon. Not by works, so that no one can boast. Para hindi tayo magyabang. Ay, magpapatayo ako ng 15 simbahan. Maliligtas na ako.
Pero pag Lunes hanggang Webes, sama ng ugali mo. Meron ka pang number 2, number 3, number 4. Hindi tayo maliligtas ng sarili. Kahit magbigay ka pa ng napakaraming pera, hindi ka maliligtas ng sarili mong gawa. It's only by grace, through faith in God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Our salvation depends entirely on what Jesus Christ did on the cross of Calvary. So when we receive the Lord, we receive Him as Lord and Savior. And then we abide in Him. Kasi may mga tao, tinatanggap ang Panginoon, Savior lang, tagapagligtas lang. Pero ang Panginoon, He is unang-una Panginoon. Lord, the absolute authority. He is Lord. And He is your Savior. And we should abide in Him. Tumalima tayo sa Kanya. Manahan tayo sa Kanya. Hallelujah! Hallelujah! Hindi lang nag-receive ka. Sa church, nag-receive na ako, Savior eh. Lord, I receive you as Savior. In Jesus' name, Amen. Hallelujah! Glory to God. Wala na. Pagkatapos nun, wala na. Save na ako. You have to know Him as your Lord. Minsan parang tayo ang Lord. Pag gumagawa tayo naman, oh Lord, ito yung prayer request ko. Ha. Bigyan mo akong bahay, bigyan mo akong asawa, promotions, taas mo sweldo ko. Tandaan mo yan, Lord, ha. Lahat ng yan, ha. Tandaan mo. Yan mga request ko sa'yo. Pag hindi mo binigay yan, aalis na ako dito sa 1030 family. Excuse me? It should be the other way around. Lord, anong gusto mong gawin ko? Lord, tumatalima po kasi babasahin ko ang iyong salita. Amen? Thank you, Lord. We can only approach God by faith. Makakalapit lang tayo sa Diyos by faith. Kahit hindi mo siya nakikita, lumalapit ka sa Panginoon by faith. Bakit? Anong ebidensya mo? Ang Biblia, ang kanyang salita. We come to God by faith. He that cometh to God must believe that He is. Binasa po natin yung kanina. Without faith, it's impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is. Must believe that He is. Faith is commanded. Hindi ito pakiusap sa atin. Kung gusto niyong maging maayos ang buhay niyo bilang mga Kristiyano, faith is commanded unto us. Jesus said, have faith in God. Have faith in God. Manampalataya ka sa Diyos. We should believe in the name of the Lord Jesus Christ. It is a command. It is an order. Order po sa atin yan. Marching order natin yan. Hindi biro-biro yan. Kung binibiro-biro natin, Sunday yan, pang Diyos-Diyos lang yan. Hindi po, this is a command. Have faith in God. Hallelujah. Hallelujah. Believe, 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 believe in the Lord and you shall be saved. Manampalataya ka sa Diyos at ikaw ay maliligtas. Ang kaligtasan mo nakasalalay sa ating Panginoon sa Kristo. Manampalataya ka sa Kanya. Marami na kasing konsepto ngayon tungkol sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya ang pinakamainam, ang pinakamabuti, bumalik ka sa Biblia. Tignan mo kung sino si Jesus Kristo sa Biblia. No other way you can approach and contact God except through faith. So what is faith? It's a reception of the gospel. Yung pagtanggap natin ng mabuting balita mula sa Biblia, the gospel, the mabuting balita. Puro masamang balita na nga naririnig natin. Now you go and listen to the good news. Go and read the Bible, nandudun po ang mabuting balita. Faith is confidence in God. May kumpiyansa ka sa Panginoon. May kumpiyansa ka sa Kanyang salita. Yung sinabi niya, mangyayari nga. Wala siyang sinabi na hindi mangyayari. Kung anong sinabi niya, tinuldukan na niya yan ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaro. It shall happen! So nang sinabi niya, babalikan ko kayo, babalik ang Panginoon.
At siya na lang hinihintay ng buong Christendom ngayon. Sabi niya, I shall return and He will return. Hallelujah! Hallelujah! You know, when we believe that we can be forgiven by God, it's by faith. Amen? And the fulfillment of our life, yung merong meaning yung buhay natin, eh, hindi lang tayo nag-exist. Kahit anong trabaho meron tayo, meron pa rin tayong buhay. Amen! Hindi ka lang nag-exist dyan na para kang robot. No! You have life in Christ. At kung yan ay pananampalatayaan natin, it shall be a good life. It will be an abundant life. It will be a fulfilled life. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. At yan, nananampalatayo as tayo kay Jesus and Jesus alone. Jesus alone. Walang plan B, walang plan C, walang plan D. It's Jesus alone. He died for you. Hallelujah. Kung hindi ka pa naniniwala, it doesn't matter. Ang plano ng Diyos ay mangyayari. Especially doon sa mga sumasampalataya sa Kanya. Amen? You know, sometimes we depend on our own goodness. Sometimes we depend on our church membership. Membro ako ng church ito, malaking church ito. Siguradong ligtas na ako dito. Hindi ka sigurado. Kung wala ka si Kristo sa puso mo, you were deceived that you can be, you know, saved by a church, saved by your good works. No, it's only Jesus Christ who can save you. No other name, no one else but our Lord Jesus Christ. Hallelujah! We come to church because of our faithfulness in Christ. Amen. We come to church because of His goodness. Yun lang ang matutumbas natin na yung pananampalataya natin sa Kanya. Ginawa na niya ang lahat upang tayo ay maligtas. Amen. Ang faith ay yung buong sarili mo ay pinapayagan mo na dalhin ng Panginoon. May I call on Marte? Marte Fernandez, nandito ka ba? Nakita kita kanina. Come up stage, please. Bilis. Marte, yung ating successful businessman, young business. Oh, Marte, yan ka pala. Halika dito. Malaki si Marte, di po ba? Mart, inaanyayahan kita umupo ka sa silya na yan. Okay. Kamusta? Relax ka ba? Gusto mo bang nakaupo dyan? Yung buong weight, ilang kilos ka? Totoo, ha? Totoo. Sige, 100 kilos? 100 kilos, umupo siya sa silya. Nung pagsabi kong in-invite kong po siya, hindi naman in-examine ni Marte, kaya ba ako ng silya na to? Parang ratan lang to, baka bumigay to, ha? Hindi niya. Ang ginawa ni Marte, mupo lang siya. Mga kapatid, that is faith. Pananampalataya na hindi siya mahuhulog. Tama po ba? Hindi niya tingnan, may pako ba to? O ano bang klaseng paggawa nitong silya na to? Medyo malaking tao to. Kagaya ng pag-upo niya sa mga silya na yan. Hindi naman examine. Although may nahulog na dyan sa silya na yan noon. Diba? Pero umupo lang kayo. Comfortable. That is faith. Ganun din ang gusto ng Diyos. Lahat yung kabigatan natin. Yung buhay natin. Yung parang iniisip natin na, wow, ang hirap nito. Meron akong haharapin bukas. Anong gagawin ko? Maiilit na yung bahay ko. Maiilit na yung kotse ko. Anong gagawin ko? Have faith in God. Anong kinabukasan ng mga anak ko? Have faith in God. That is faith, the whole surrender of your weight. Mga burdens mo, sinurrender mo sa Panginoon. That is faith. Nagkakaintindihan po ba tayo? Marte, salamat ha. Sana nag-enjoy ka sa pag-upo mo. Thank you. Palakpakan naman natin si Marte. Noon po, payat pa siya. Noong kabataan niya dito sa church, he was a very lanky young man. Sana makakita ko ng picture mo, Marte. Okay, ipe-Facebook natin. So we can only approach God by faith. It is a command. Amen? No other way can we approach and contact God without faith. Hallelujah.
Thank you, Lord. First, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Second, without faith, you cannot please God. Third, we go to the third one. Sinabi po ng Panginoon Jesus Christ, without me, you can do nothing. John 15, verses 5 to 7. Basahin po natin sabay-sabay. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered. And they gather them and throw them into the fire and they are burned. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done to you. Amen. Without me, you cannot do anything. Amen. Abiding in Tagalog, ang ibig sabihin, manahan, manatili, manatili. Kahit na born again na tayo, tinanggap na si Jesus Christ, ang gagawin natin, mananatili tayo sa Kanya. Amen. Hindi natin parang event lang yun na born again ka. Maganda po na manatili tayo sa ating Panginoon. Okay? Kagaya ng mga law-abiding citizens, sumusunod sila sa batas ng bayan para wala masyadong sakit ng ulo yung ating mga kapulisan. Mga may kapangyarihan, di ba? Sana tayong mga Kristiyano, sumusunod tayo sa batas. Pag do not enter, do not enter. Pag nagmomotor ka, anong gamit mo? Hairnet? Hindi. Helmet. Tama po ba? Pag red ang ilaw, parang may nagsabing go. Ah. Red ang ilaw, stop. Pag green, go. Eh, meron pa nga doon, pag yellow daw, sira yung ilaw. So, hindi po totoo yun. Diba? So, sumunod po tayo sa ating batas. Jesus here, in this chapter, talks about the vine and the branch. Yung puno, yung vine and the branches, yung mga sanga, at saka yung mga fruits nila. Okay? After you come to Jesus, nung tinanggap natin ang Panginoon Jesucristo sa ating buhay, alam niyo po, sinong dumadating sa atin ang banal na Espiritu. The Holy Spirit comes and abides in us. Ang Panginoon Jesucristo, umakyat na po siya sa langit. Pinadala niya ang kanyang banal na Espiritu upang hindi tayo mangulila. At sino man ang tumanggap sa ating Panginoon Jesucristo, ay dumadating din ang presensya ng banal na Espiritu sa atin. Amen po ba? Hallelujah! The Holy Spirit is the Spirit of God. He is God. He is the third person of the Trinity. Amen. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. He is the present Godhead in our times today. Kaya we have to make friends with the Holy Spirit. Kinakausap natin siya. Binabasa natin ang Bible because he's the author of the Bible. Ang sumulat po ng Bible nag-inspire sa mga tao upang isulat ang Biblia, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Kaya yung mga nagsasabi, ayoko ng Biblia, gawa lang ng tao yan. Sabi ko, di mabuti nga ang Diyos gumamit ng tao para isulat ito. Eh kung manok ang ginamit ng Diyos, paano maiintindihan ng Biblia? Di sulat manok yan. As the Holy Spirit is the author of the Bible. He's our present Godhead. Amen. Praise God. So he sent the Holy Spirit to this earth. The moment you receive Christ, the Spirit of God lives in you. That's why we are called the tabernacle of the Lord. Nagiging tabernacle ka ng Panginoon. And you and He lives a Christian life together. Amen. Nagiging na-enhance yung Christian life natin because of the presence of the Holy Spirit in our lives. Amen. Amen. I pray that you understand this. Amen. So, isa po ito sa napaka-importanting chapter sa Biblia, itong John 15. Kasi ito pa sinasabi kung paano tayo nabubuhay, kung sino tayo. Okay? Paano tayo nagkakaroon ng mga bunga? Okay? So dito po, he's talking about the grapevine. Doon po sa Israel, meron ang grapevine sila, napakabilis dumami. Napakabilis lumago yung grapevines. Okay? Yung mga puno ng ubas. Okay? So they need a lot of attention.
At doon po ay pinuprune nila yung grape vines twice a year. Dalawang beses sa isang taon, pinuprune nila yun. December and February. Okay? Kasi yung grape vine, may dalawang uri ng sanga or branches. Yung isang branch na mumunga, yung isang klase ng branch, hindi na mumunga. Kaya ang ginagawa nila, pinuputol nila yung mga sangang hindi namumunga. Bakit po? Nang sa ganun, yung nutrients nung puno na yon ay makuha ng ugat at makuha ng mga namumungang mga sanga. Tama po ba? At dahil yung mga sanga ng grapevine, malambot sila, no? Ginagawa nila, sinusunog na lang nila to, nagagawa na sila ng bonfire. Sinusunog na lang nila yung mga sanga. Okay, so yan po ang sinasabi ni Jesus dito. These branches, you know, pag hindi ka namumunga, ikaw ay pinuputol at binubonfire ka na. And Jesus says, some of his followers are like that. Yung iba daw niyang mga tagasunod ay parang ganun. Yung iba namumunga, di ba, nagkakaroon ng branch at lumalawak pa sila, kumakapal pa sila. Yung iba naman ay walang bunga. Now, some of them are professing Christians. Now, sabi nga yung Kristiyano sa nguso, wala sa puso. You say, I'm a Christian. Pag hindi ka lang ibang reliyon, Christian ka na, di ba? Pero wala sa puso. Okay? So, ang Kristiyano po nakikita sa ating gawa, sa ating mga ugali, nakikita po yung ating pagka-Kristiyano. Someone says he believes in Christ. Naniniwala ko kay Kristo. Naniniwala ko sa Bible, pero ang sungit-sungit naman. Parating nakasimangot. Parating nasa war mode. Kahit nasa bahay na, nasa war mode pa. Diba? So, hindi natin nakikita yung bunga na yon sa ating buhay. Alam niyo po, sa bahay namin, meron kaming mga, ako may artificial akong mga tanim. Kasi hindi ko na maalagaan eh. So, na artificial ako. Magaganda naman dahil mukhang totoo. Di ba yung mga artificial na mga plastic plants ngayon mukhang totoo. Meron artificial ako doon. Doon naman sa aking kitchen, meron din naman ako mga totoong prutas. Ang nahalata ko po doon, yung mga totoong prutas, nilalapitan ng mga bugs, nilalapitan ng langaw, nilalapitan siguro ng mga ipis yun. No? Pero yung artificial na mga bulaklakon, mga halaman, wala. Ni walang langaw, hindi nilalapitan. Bakit po? Dahil yung totoong bunga, may buhay. May sap. May sap yun eh. May nutrition yun. Kaya lumalapit sila. Pero yung mga plastic, yung mga walang buhay, di ba, mga artificial, wala pong buhay yun. Kahit na pagkaganda-ganda nila, di ba, walang buhay. They look more real than the real thing, pero anong mali? Walang buhay, no life. Amen. Praise God. There are so many who look like Christians, no? Mukha silang Kristiyano, they act like Christians in so many ways, but deep inside, wala silang abiding in Christ. Hindi sila tumatalima sa ating Panginoon. Hindi sila nananatili sa ating Panginoon. Amen. So there is no life, no sap. The fruit is not there pag walang buhay. So, tatlong pamamaraan kung paano tayo nagiging useless branches. Number one, if you refuse to listen to Christ at all, pag ayaw mo makinig ng tungkol kay Kristo or kay Kristo mismo, ayaw mo, ay, walang buhay na yon. Pangalawa, you can listen, iba, but render lip service. Pangsalita lang, no? Pero sa puso natin, wala, zero. Sa ugali natin, wala, zero. You can accept Jesus as Savior lamang, kanina yung sinabi ko, pero hindi mo siya kinikilalang Panginoon. The absolute authority of your life. Mayabang ka pa rin. Kaya ko tong buhay ko. Ako nagpalagus sa sarili ko. Hindi mo, wala kang kinikilalang Panginoon. Yung iba sa, ibang tao, Panginoon, pera. Kung walang pera, nagagalit. Kung walang pera, ano-ano nang iniisip. Eh, Panginoon nila yun eh. So, ang Panginoon natin, hindi lang siya magliligtas, siya ang ating Panginoon. He's our Master. Amen. Our Lord Jesus Christ. He must be Lord of your eyes. He must be Lord of your ears. He must be Lord of your mouth, your hand, your feet.
siya dapat ang Panginoon ng ang ating buong kalagayan, ng ating buong katawan, ng ating buong buhay. Siya ang Panginoon ng ating bulsa, ng ating bangko, ng pamilya natin. Siya ang Panginoon. He is the first in every area of our life. Siya ang Panginoon. Siya bang Panginoon mo? Siya bang Panginoon mo? He's the first. Amen. Hallelujah. So are you abiding in Christ? Ano itong mga bunga na to? It is the fruit of the Spirit na nakikita sa atin. Galatians chapter 5 verse 22. Ano daw yung mga bunga na maaring makita sa atin? Love. Basahin po natin sabay-sabay. Love. Joy. Peace. Patience. Faithfulness. Okay, kindness, goodness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Ito yung mga bunga. No? Yung mga dating hindi mo maiibig mo na rin. No? Yung dating gustong-gusto mo na lang awayin, araw-araw, saktan, hindi mo nagagawin because of the fruit of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Are you abiding in Christ? Number one, we must keep in contact with Him every day. If we are, how do we abide in Christ? Keep in contact with Him every day. Pagising pa lang natin sa umaga, binabati na natin, naiisip natin ang Panginoon. Hindi yung pagising mo lang sa umaga, nabibwisit ka na. Bwisit na buhay to. Magtatrabaho na naman ako. Ang init-init ng panahon. Hindi ganun. Malayo ka sa Diyos nun. Pagising mo pa lang sa umaga, thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. This day is a blessing for me. Amen. Good morning, Lord. Mahirap bang gawin yun? Madali lang po yun kung mahal mo ang Panginoon. Amen. We should sense His presence every day. Lord, I need Your presence. Alam kung sasamahan mo ako, Panginoon, kung saan ako pupunta ngayon, matraffic man o hindi, sasamahan mo ako, Panginoon. There's a joy in your heart. Amen. Praise God. Without the abiding, we cannot do anything. Kung di po tayo nag-abide sa Panginoon, walang mangyayari sa atin. Marahil meron, pero kakapiranggot. Marahil meron, pero hindi mabuti yung mga mangyayari. Without me, you cannot bear supernatural fruit. But with Him, we can love the unlovable. Forgive those who have hurt us. Makakapagpatawad po tayo sa mga taong nakasakit sa atin kahit sobrang sakit. Makakapagpatawad po tayo. If we abide in Him, He says that He will give us His strength. Bibigyan tayo ng kalakasan. Bibigyan niya tayo ng spiritual light na kailangan natin. Amen. So without the shedding of blood, without faith, and without Him, we cannot do anything. Amen. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Yuko po natin ang ating mga ulo at tayo po ay manalangin. Lord, marami pong salamat sa araw na to na kinausap mo kami, Lord. Pinaalala mo sa amin ang tatlong napaka-importanting bagay sa aming mga buhay, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na pagbulay-bulayan namin ito, Lord. Maging mainam ang aming buhay, tumuwid ang aming buhay, Panginoon. At mag-ayos, magkaroon ng kaayusan ng aming buhay, Lord. Salamat, O Diyos, na Ikaw ang Diyos na nagpapatawad ng aming mga kasalanan. Ikaw ang Diyos na nag-aayos ng aming mga kinalalagyan. Salamat po, Panginoon. At ang unang hakbang po natin ng ating pagtanggap sa Panginoon, ng ating kaligtasan, sinabi po niya na kung tayo tatawag sa Panginoon, tayo ay maliligtas. Amen. Thank you, Lord. So sa umagang ito, sa huling linggo ng Marso 2019, binubuksan po natin ang bulwaga na to sa mga taong nais tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo po'y mananalangin, panalangin ng kaligtasan. Marahil may reliyon ka, marahil tatlong reliyon mo, it doesn't matter. Ang importante, tanggapin mo ang Panginoon. Kung narinig mo ang kanyang mensahe sa araw na ito, tatalima tayo, tatanggapin natin ang Panginoong Hesus. This is the gospel, itong mabuting balita. Na pag tinanggap natin to, mag-uumpisa na po ang magandang buhay para sa atin kasama ng Panginoon. Lahat po ng gustong tumanggap sa Panginoon, taas niyo lang yung inyong kamay at tayo po'y mananalangin. Salamat po. Salamat po. From the bleachers, salamat po. Salamat po.
Thank you, Lord. Amen. So lahat po ng mga nagtaas ng kamay, tayo po ay pumunta dito sa harapan. Even from the bleachers, bumaba po kayo dito. Sige po, come on. Wag po tayo maya kahit naka-uniform tayo. It doesn't matter. Come. Come. This is your day. This is your day of salvation. This is the love of God coming to you. The love of God calling you at this point in your life, at this hour. Hallelujah, in 2019. Hallelujah, shala masakandarya la masabarabara. Oh, riala, without Him, we cannot do anything. Without faith, it is impossible to please God. Sige po, hintayin po namin yung mga bumababa mula sa bleachers. Come, come. This is your day. Hola mashandaria riala masiki andoria riala mashabara. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Tayo po ay naliligtas hindi sa pamamagitan ng ating gawa. Kahit ikaw na ang pinakamabait na tao sa buong mundo, sa balat ng lupa, kung wala si Kristo sa buhay mo, wala ka pa ring kaligtasan. We pray na ang salita ng Diyos na ngusap sa ating mga buhay ngayon. At ang Panginoon, lahat ng kanyang mga pangako, ginagawa niya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sige po, hintayin po natin. Habang po tayo naghihintay, pasalamat po tayo sa Panginoon na dumating ka sa araw na ito. Pwede mo nang pinagliban ang araw na ito. Pwede mong inisnub ang invitation. Pwede kang nagmatigas, sabi mo, hindi ko na kailangan yan. May relihiyon naman ako. Pero iba po, kung meron tayong relasyon sa Diyos. Ang relihiyon ginawa ng tao. Ang relasyon, bumaba ang Panginoon para iligtas tayo. At magkaroon ng relasyon sa ating buhay. Kung may relasyon tayo sa Panginoon, pwede natin siyang kausapin any time of the day. Kung nasa duty ka, kung nasa alanganing sitwasyon ka sa buhay mo, kung kayo nalulumbay, kung kailangan mo nang may tumulong sa'yo, tumawag ka lang sa ating Panginoon at siya'y tatalima. That is our faith in God. Taas po natin ang ating dalawang kamay bilang pagsuko. At sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin niyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Ako po'y tumatalikod sa mga kasalanang ito. Patawarin niyo po ako, Panginoon. At salamat po, O Diyos, sa pagkakataong binigay mo sa akin na makilala ka at matanggap kita bilang Panginoon ko, tagapagligtas, manunubos ng aking buhay. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa pinagpala mong buhay. Salamat sa lahat, Panginoon. Maraming salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ipagpe-pray ko po kayo, Lord, marami pong salamat sa bawat babae, lalaki, kabataan, mga seniors, Lord, na tumanggap sa iyo sa araw na ito. Bless them, Lord. Cover them with your most precious blood, O God. Cover them with your blessings, O God. Give them wisdom, Lord, sa lahat ng mga desisyon na gagawin nila, Panginoon. Give them provision, Lord. Hindi sila magkukulang, Panginoon. Thank you, Lord. Lord, bigyan sila ng matibay na panandigan, Lord, sa iyo. Na confidence in you, Lord, sa kanilang pagbasa ng iyong salita, Panginoon, O God. Manghahawak sila sa iyong mga pangako, Lord. At hindi kailanman sila ay malalayo sa iyo, Panginoon. Bless them, Lord. This batch of people, Panginoon. The great harvest, Lord, that we have today, Lord. Nasa iyong harapan ngayon, Panginoon. Bless them, Lord. Let your angels encamp around them, Lord, wherever they go. Bless their families, Lord. Bless their businesses. Bless their professions, O God. And let them know, Lord. Let them experience your blessings, O God, Lord, from this day forth. Thank you, Lord Jesus. And we give you all the honor, all the praise, and all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Makakabalik na po tayo.
Mamaya po ay may kakausap sa inyo, may bibigay sa inyo ng Bible. Yung mga nagnanais po ng libreng Bible, bibigyan po namin kayo ng Bible. So ngayon naman po ay handa natin.